mula kay Erwin De Lomes. Ang mga SDA members ba ay pwede po bang sumali sa politika o tatakbong kagawad? Sa katotohanan po, Mami na Mahal, ang miyembro po ng Seventh-day Adventist ay maaari po silang tumakbo sa politika. Isang halimbawa po niyan ay si Daniel. Si Daniel ay pumasok sa politika. At dahil merong mga nanunungkulan na merong takot sa Diyos, ay napangalagaan ang bayan ng Diyos sa paglipas ng panahon. Alam mo, Sister Michelle, kung ang manunungkulan ay mga tao na may takot sa Diyos, magiging maganda ang takbo ng ating bansa o ng ating ekonomiya. Hindi ho bawal sa Biblia na ang mga lingkod ng Diyos ay pumasok sa politika. In fact, sila nga yung dapat na nandiyadyaan sapagkat sila kasi yung merong tamang katwiran, lumalakad sa daan ng Diyos at hindi po sila mga kurakot. Isipin mo, Sister Michelle, kung ang nasa politika is mga taong may takot sa Diyos, sigurado ka na hindi gagamitin yung kabangyaman ng ating bansa sa pansariling interes. Kaya hindi ho mali. Subalit meron po tayong dapat na isaalang-alang sa bagay na yan. Like for example, ang isang pastor o may tungkulin doon po sa loob ng iglesia, hindi siya dapat pumasok sa politika sapagkat yung tungkulin niya ay mahahati. Dapat siya po ay nakapokus po sa iglesia. Kaya ang isang pastor sa loob ng Seventh-day Adventist, hindi ho siya dapat naghahanap buhay, wala ho siyang sideline, o kaya siya man ay tumatakbo sa politika. Bawal po sa Seventh-day Adventist yan sapagkat ang mga ministro ng Panginoong Jesucristo, sila po ay nakatalagang lubos sa kanyang gawain. Pero hindi po masama na ang miyembro ay tumakbo sa politika. At gusto ko ding i-consider natin, Sister Michelle, ang politika naman talaga ay hindi naman talaga masama, yung politics itself. Meron kasi nagsasabi na kapag ka pumasok ka sa politika, ay pakikihalo na yan sa sanlibutan. Hindi o totoo yun. Parang ganito lang yan, mga minamahal. Yun pong larong basketball. Yun bang basketball ay masama? Yung basketball itself, hindi naman yan talaga masama. Sports yan eh. Nakakatulong nga yan para lumiksi o lumakas ang ating pangangatawan. Subalit, kung yung naglalaro sa basketball ay madudumi maglaro, nagiging masama ang basketball. In that sense, ang politika itself, hindi po siya masama. Nagiging masama ang politika kapag yung nanunungkulan, siya po ay lumalakad sa kasamaan. Kaya, kagaya ng aking binanggit, kung yung papasok sa politika ay yung mga taong may takot sa Diyos, aba mas maganda yan sapagkat magiging maganda ang takbo ng ating bansa.